marami na rin pong kumpanya nga pala ang pumayag na magbigay na ng kanilang ibigay na i-advance na ang kanilang 13th month pay. At yung iba yung may 14 pati 14. Ito po yung mga kumpanya na ayon kay Labor Secretary Bello, ibinigay na po ng mga kumpanya o ibibigay ng kumpanya ang kanilang 13 at 14 month pay sa mga empleyado. Aboitiz Group of Companies, Asian Terminal, Soleil Resort and Hotel and Casino, kung ikaw empleyado dyan. Ayala Group of Companies, JG Summit, Group of Gokongwei Group of Companies, yan yung mga Robinson na yan, Cebu Pacific, Jollibee Group of Companies, Lusyutan Group of Companies, Manny Pangalinan Group of Companies, kasama yung TV5, kasama, SMC Group of Companies at SM Group of Companies. Ayan po. Maraming salamat po. Salamat, salamat po. Mabuhay po kayo. Ay, sa pahong paari nyo pong lapitan ang Department of Labor and Employment. Nasa linya po si Secretary Silvestre Bello III ng Department of Labor. Magandang umaga, Secretary Bello, sir. Magandang umaga din, Derwin. Opo. Sir, una po sa lahat, marami po tayong katanungan, pero nagbitaw po kayo ng paalala sa mga kumpanya na huwag sibakin ang mga empleyado nila kung hindi makapasok sa trabaho dahil sa lockdown, Secretary? Tama po yan, Erwin, na hindi dapat inisibak o binibigyan na administrative case yung mga manggagawa natin na hindi nakapasok dahil dito sa enhanced community quarantine. Maliwanag yan. Ngayon, ang isa pang katanungan, sir, hindi siya makapasok. So no work, no pay. Paano raw ito ngayon, Secretary? Wala, gusto niya pumasok, pero wala siyang masakyan, Secretary. Diyan kami papasok, Erwin. Bibigyan namin siya ng trabaho. Huwag na siyang lumabas ng bahay. Mag-disinfect na lang sa bahay niya at saka yung mga kalye sa harap niya. Bibigyan namin siya ng sweldo. Paano po, sir, yung mga kagaya nito, marami po nagtatanong na ngayon na magkano po raw, saan po sila mag-apply para mabigyan sila yung cash for work program, sir? Yung mga employers nila, nagbigay na ng listahan sa mga manggagawa nila na maapektuhan dito sa enhanced community quarantine. Opo. Kaya meron na tayong listahan po. Nag-umpisa na po na pinapadala namin yung mga disinfectant na gagamitin nila. Diyan lang sila sa bahay nila, i-disinfect nila yung bahay nila. Kung malapit yung kapitbahay nila, tulungan din mag-disinfect. I-disinfect lang yung social distance. Yung mga kalye sa harap nila, i-disinfect din nila. Kusweldoan natin sila. Po, pwede rin ba i-disinfect yung mga bunganga ng mga kapitbahay ko ng mga chismosa, Secretary? Baka naman masamahan lang COVID. Eh kasi daldal nang daldal yung mga kapitbahay. Lalo na po, seriously sir ha, lalo na po sa mga ika nga mga slums o doon sa mga mahihirap na lugar, parang akala mo hindi tamaan ng COVID. Chismisan pa rin ang chismisan. Umpukan ang umpukan sa kalsada, Secretary. Oo nga po. Kaya nga, doon sa mga informal workers naman natin, Erwin, opo, bibigyan din natin sila ng 5,000 na tulong. Lahat ng mga, gaya ng mga tricycle drivers. Bukas nga, bibigyan na ni namin ang mga 1,000 tricycle drivers na sinadmit ni Congresswoman Cayetano ng Taguig. Lahat ng mga sidewalk vendors, yung nagbebenta ng barbecue, banana peel, gulay, bibigyan natin sila ng minimum wage. Magtatrabaho lang sila sa paglinis o pag-disinfect sa kanilang bahay. Papa, so the only way to do that, paano sir, kunwari ako gusto ko magpalista, yung ako ay dating ako ay tricycle driver, saan ako magpapalista? Parang ganun. Diyan sa barangay captain ninyo, Erwin. Ayon, barangay captain. Alright. Okay, sir, panghuli na lamang. Marami na raw kumpanya ang nag-confirm sa inyo na ibibigay na nila yung 13-month at 14-month pay nila, Secretary?
Tama yan, Erwin. Sa pamagitan ng inyong programa, gusto kong iparating ang taus-pusong pasasalamat ni Presidente Duterte at pinakinggan siya. Mm. Nandyan yung malalaking kumpanya kagaya ng San Miguel. Opo. Agad-agad, nagbigay ng lahat ng iniling ng Presidente, binigay niya. Mm. Swelduhan yung mga empleyado nila na kahit hindi muna mag-report dahil na lockdown. Mm. O yung 13-month pay nila, in-advance nila ng San Miguel. Mm-hmm. SM, mm-hmm. si Tessie Coson, mm-hmm. si MDP ng mm-hmm. PLDT, mm-hmm. si Lusyotan. Lusyotan. Uh-huh. Si Gokongwei, sir. Gokongwei. Jollibee. Jollibee, si Rason. Ng Asian ICP Terminal. Kasama. Yung Aboitiz, sir. Aboitiz. Aboitiz din. Pati yung SM. SM, saka si Dennis Oy. Dennis Oy. Dennis Oy din. No. Jollibee. Uh-huh. Oh, nagpapasalamat kami sa kanila at ipinaparating po ito ng ating Pangulo. Alam mo, paminsan-minsan lang ito mangyayari sa atin. Biro mo, in-advance na nila yung 13-month pay. Uh-huh. Oh, so, yun, yung mga hindi mo na makapasok sa trabaho sa mga kumpanyang yan, uh-huh. May sweldo po sila. May sweldo sila. Alright. Secretary, panghuli na lamang pala, sir. Itong unilateral ceasefire, paano ito? Nagdeklara na ang Pangulo, tinanggap na ba ng CPP-NPA? Inihintay ko kasi kausap ko si Fidel Agcawili at inihintay ko yung kanilang sagot. Reciprocal declaration ng ceasefire. Oo. Ang purpose nito ang hiningi ng Pangulo para hindi galawin ng mga sundalo natin, ng mga pulis habang nagdi-distribute ng mga ayuda, Secretary? Tama po yan. Para sa ganun, tuloy-tuloy yung trabaho ng ating mga kasundaluhan at sa kapulisan para hindi sila naistorbo, nakatutok sila sa pagtulong sa ating mga kababayan. Wala mo ng mga, anong tawag dito, mga ambuscade, wala mo ng putukan, ganun. Para sa ganun ay malinaw ang trabaho ng ating mga kasundaluhan at kapulisan. Alright. Maraming salamat po, Secretary Silvestre Bello III, sir. Mag-ingat po kayo, sir. Mag-ingat kami, Erwin. Thank you po. Thank you.